Ayun guys, what's up, mga kaiwa. So ngayon na tuturuan ko kayo kung paano magpainom ng gagamba o mag-load ng gagamba. Depende sa size ng gagamba. So meron tayo dito ngayon. Yan yung aking own mix na balasador load. Matagal ko na siyang ginagamit. Siguro mga 6 years na. Ayan. Dati kasi naglalaro ako. Huling laro ko yata last year. Ayan. Medyo naglaylo ako sa paglalaro dahil nabisi nga tayo sa trabaho. Kaya yun, nagawa na lang tayo ng pitak, sideline natin. So, ito rin, meron tayong syringe. Medyo malaki yung ating needle para hindi magbara. Ayan, kasi mahirap pagka nagbabara yung needle natin. No? Tendency, pag pinindot mo siya, bigla na lang sisirit. So, sayang yung load. No? So, pumili ako ng medyo malaki-laking butas ng karayom, yan, needed, para hindi tayo mahirapan magpainom ng gagamba. So, ituturo ko sa inyo kung paano yung pag-a-apply ng load sa gagamba, kung gaano karami, depende sa size. Okay? So, yun, panoorin nyo. So, yun guys, no, ito yung mga naloadan nating gagamba. Yan. Ang sukat niya, Tercera, tsaka TM. So, ganun lang kasi ang size ng Tagalog. Yan lang ang nakuha natin medyo malaki-laki. Sa Tagalog na nabili natin ng isang box. So, loloadan natin siya ng ating balasador load. Merong two ways na paraan. May paraan na, na dalawa kung paano mag-load ng gagamba. Una, kung sanay ka talagang mag-load ng gagamba, rekta mo na siyang bibigyan ng load dito mismo sa pitak. Yan, dyan. Kung hindi ka naman sanay, yung iba naman, sa stick ang ginagamit, pinapatulog mo na dito. Yan. Tsaka bibigyan ng load. Yan, okay? So, ako, medyo sanay na kasi ako. So, gagawin ko, load ako na sila dito sa pitak. So, load na natin. So, kuha mo lang tayo ng load. Yan. Yung ating balasador load. Kung gusto nyo mag-order ng balasador load, PM nyo lang ako sa FB page ko na Gagamba Cages PH. Yan. So, kuha tayo ng load. Gamit ang ating syringe, yan. Medyo malaki-laki needle. Kunan tayong konti. So guys, no, disclaimer lang. Lahat ng gumagawa ng load, iba-iba yung procedure na ginagawa nila. Iba-iba din yung dami ng pagpapainom ng load sa gagamba. So ako, kung mix ko kasi to, alam ko kung gaano karami yung dapat kong painom. So, alam ko ganun din sila. So ito, mga TM size na gagamba. So, ganito lang karami ang bibigay natin sa kanya. Ayan. Ayan lang karami guys. Nakikita nyo ba? Ayan lang karami. So ulitin natin. Issue. So make sure na safety muna. Yan. Ingat kayo sa needle kasi yung ibang needle kasi meron pang matulis dito na hindi pa napuputulan. Ito kasi yung sa akin, tanggal na yung tulis niya sa dulo. No? Yan. Tanggal na. So, medyo hindi na delikado para mag-shake-shake sa kamay na ganito. So, ganyan ang pag-shake ng gamot. Kasi mayroong mga powder yan na formula, so kailangan
mamix mo siya ng maayos para hindi magbara yung needle mo kung sakali. Ganyan lang. So, pag na-shake mo na, maglabas ka na ng ano, napapainom na load sa gagamba. Ayan lang. Ganyan karami guys. Para sa mga newbie dyan, ayan. Kasi marami nagtatanong din sa akin na newbie kung paano daw magpainom. Kung ini-inject ba daw sa puwet, sa katawan, sa ganon. So, hindi po ganon. Pinapainom po sa gagambang load, no? Ayan, load na natin to. Ayan. Ganyan po karami guys para sa PM. Ito po. Pakita ko sa inyo. Doon po sa ulo, medyo baba nyo lang ng konti. Yan, diretso nyo sa bunganga para mapainom nyo. Yan, nakainom na siya guys. Yan, medyo binubugan nyo ng konti sa titake. Siguro hindi niya gusto yung lasa. Mapait kasi yan. Dahil puro gamot po ko yan. So yung isa naman, nalagyan natin ulit. Pag nasobra nga yung sa dami, natake niya lang para mabawasan siya. So ayan. Yan ulit. Pasensya na guys, no, kung ginag-autofocus yung camera natin, cellphone lang gamit natin ngayon. So ganun ulit guys, yan. Binabigyan na natin ulit siya. Tapos guys, yung effectivity ng gamot depende yan sa gumawa ng load. Ako kasi, na-testing ko na, yung effect ng gamot ko nasa 5 to 10 minutes yan. Depende sa dami ng naibigay mo. So, wag lang kayo sa sobra sa pagbibigay kasi mauuwi yung gagamba nyo. No. So, yun. Ito naman ngayon, ang size nito is tercera lang. So, dapat mas konti lang yung load na ibibigay natin. Kasi pag napasobra tayo, sigurado o diyan. At lagi nyo tatandaan, bago kayo magbigay ng load, make sure na napakain nyo muna yung gagamba. So hindi na uso ngayon yung old school na hindi mo papakainin ng ilang araw tapos saka mo ilalaban. Hindi na po uso ngayon yun. Ewan ko lang po kung sa ibang lugar ginagawa pa rin yun. Pero usually dito sa Manila, gumagamit na kasi lahat ng load. So ang ginagawa nila at kadalasan ginagawa namin, no? Pinapakain na namin ng gagamba ng konti tsaka namin bibigyan ng load. So, yun. So, ang pag-load naman before the fight, depende rin sa maker ng gumawa ng load yan. Ako kasi kahit na, halimbawa pupunta ako sa labanan, mag-load na ako nun sa bahay. Siguro ang biyahe ko mga kung 1 hour. Yan. So, mag-load na ako nun. Tapos, magka-follow up na lang ako pagdating dun sa labanan. Ganun, pinopondo ako na sila ng konti dito sa bahay. Tapos pagdating dun sa labanan, magbibigay ulit ako ng konti na load, no? So, yun. Ganun. Basta huwag nilang kakalimutan na pakainin ng gagamba bago kayo magbigay ng load. Para hindi ma-overdose. Yun. Kasi sayang yung gagamba, masisira. Hindi nyo na mapapakinabangan. So, dito naman sa tercera, ganito lang karami yung binibigay ko. So, kung sa TM, siguro mga kalahati ng binigay kong load sa TM, yung papainom ko sa size ng tercera. Ayan. Marami. Okay, painumin na natin. May mga ganyang gagamba, bilang tumatalo, nagugulat pag binibigyan mo ng gamot. No? So, daan-daan lang, pilitin lang natin.
pagka-condition naman ng gagamba, yung iba hindi na masyadong sensitibo, no? Hindi sila mailap pagka-condition na. Katulad yan. Lumalaw siya, lumabas siya. So, hindi natin napainom na maayos. So, kailangan natin siyang painumin sa stick. Sa stick na natin siya bibigyan ng load. So, patulugin mo lang. Pagka natulog na, saka mabigyan ng load. Okay, ganun pa rin, karami. Rekta sa bunganga ng gagamba. Boom. So, yun. Nabigyan na natin siya. Okay. So, hindi mo natin sa pitak. Sabigyan natin ulit. Dami. Ayan. Tulog siya na sa pitak. Balik sa pinaka alam ang tawag doon. Pedipalp ba tawag doon ng gagamba, no? Doon na si ibabaw. Guys, katulad nito, ito hindi na masel, hindi na siya mailap, no? Madali siyang painumin. Pero may mga gagamba talagang ano, konting dikit mo pa lang sa nguso nila, talagang ano, tumatalon ka agad eh. Tumatakbo ka agad eh. So ayan, painom na natin. So, ganun lang kadali magpainom ng load sa gagamba. Ingat-ingat lang kasi kung meron pang tulis yung needle nyo, mamaya matusok nyo. So, much better kung tanggal na yung pinakadulo na matulis ng needle para safe, no? So, yun lang guys. Sana nakatulong sa inyo ang simpleng tutorial kung paano magpainom ng load sa gagamba. Yan. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood and God bless all. Thank you.